Ang isa sa biggest trade ngayong off-season, si Kristaps Porzingis na napunta sa Boston, kapalit ni Marcus Smart na dumaan sa multi-team trade. Pinapirma din si Kristaps ng $60 million na contract extension sa loob ng 2 taon. So, until 2026 pa siya sa Boston via contract. Matatandaan ding tinrade ng Dallas si Kristaps paalis sa kanila noong 2022 season at umabot pa ang Dallas hanggang West Finals noon. Ang report ngayon, hindi maglalaro si Kristaps sa FIBA World Cup. Malamang alam nyo na siguro yon at nabasa nyo na sa Facebook or sa ibang report. Pero yung isa pa doon, posibleng hindi rin umabot si Kristaps sa start ng season dahil sa injury sa paa. Sa report kasi na yon ay nasa unang linggo pa lang ng recovery si Kristaps sa kanyang injury at yung timeline ng injury na yon ay nasa 4 to 6 months. Inaasahan din ng Boston makakaabot si Kristaps sa training camp para ma-build yung chemistry nilang tatlo ni Jaylen Brown at Jason Tatum. Pero ang inaalam ngayon ng Boston kung kailan talaga nakuha ni Kristaps ang injury na yon. Dahil hindi naman talaga malinaw yung timeline. Yung 4 to 6 months kasi expected recovery yon sa injury. Pero hindi alam kasi kung kailan niya nakuha yon. Kung yun ba ay bago matapos ang regular season. At bakit hindi rin nalaman ng medical team agad. Si Porzingis din na magkaroon ng ACL injury noong mga 2018 season, hindi siya nakapaglaro ng nasa 60 games, swertihan pa ang maka 50 games sa isang season. Pero last year naabot niya yung 65 games, ang una ulit since 2017 season. Meron siyang average sa Wizards na 23 points, 8 rebounds at 38% mula sa 3-point area. Sa trade kasi dati, nag-fall out yun sa Clippers dahil nung malaman nilang yung ibibigay sa kanilang package, merong injury. Kaya naiba yung player na naisama sa trade na yun. Parang si Malcolm Brogdon ata yung player na yun na napalitan ni Marcus Smart. Sa ngayon, palaisipan pa kung ano mangyayari sa season ng Boston kung aabot ba si Kristaps hanggang training camp at masasabi mo rin kasing damage good na rin kasi siya. Ang nilabas na schedule ngayon para sa mga teams ay para sa in-season tournament. Nilista na agad yon sa mga website. At hindi pa malinaw kung makakalaro agad si Kristaps sa unang start ng season or unang game pala. Yung mga schedule naman makikita nyo sa website ng ESPN. So habang tinitingnan ko yung mga schedule, tinignan ko din yung lineup ng Lakers. Solid pa rin dahil na-retain nila yung kanilang core players na nagdala sa kanila sa playoffs noong nakaraang taon. Ito lang yung kailangang ayusin nila by training camp dahil wala na sa kanila si Schroeder. Sino ang magiging point guard? Andyan na si Gabe Vincent. Effective siya sa Miami dahil wala namang masyadong dominant ball handler doon. Si Austin Reeves, inaasahang mag-i-improve at gaganda lalo ang laro niya next season, lalo pat dadaan ang World Cup na maganda rin na pinapakita niya sa mga tune-up game. Si D'Angelo ang starting point guard ng Lakers noong nakaraang season. Nag-average siya ng 17 points, 3 rebounds at 6 assists per game na merong 41% mula sa 3-point area. Maganda talaga yung nilaro niya noong nakaraang taon sa Lakers. Nang playoffs nga lang, bumagsak yon sa 13 points at 4 assists per game. At parang bigla siya naglaho sa series versus Denver. Doon din, ibinangko si D'Angelo para makaisa man lang ang Lakers. Bago kasi pumasok ang playoffs, ito yung sinabi ni D'Angelo Russell na nagpataas ng kilay sa ibang mga analyst. Basketball player siya, hindi siya pwedeng sabihin point guard. Hindi talaga siya point guard role. Kaya nung playoffs, ang maganda nilaro si Austin Reeves. Sa podcast ni former play-in champ Patrick Beverley, sinabi doon ni D'Angelo na ang best player sa NBA ngayon si Jokic, hindi na si LeBron. Sinabi rin niya yung role sa pagiging point guard. Ang dahilan di umano noong nakaraang playoffs kaya hindi binangko agad si D'Angelo ay baka magtampo at hindi pumirma sa Lakers. Kaso nagkaroon naman siya ng rant sa podcast ni play-in champ. Dahil sa naging performance ni D'Angelo noong nakaraang playoffs at sa mga pinagsasabi niya sa podcast ni former play-in champ, sa report ng The Athletics ay malaki ang chance na maagaw kay D'Angelo ang starting position dito sa Lakers at ibigay yon kay Gabe Vincent na mas defensive guard sa kanya.
Posibleng pagsimulan nyo ng problema sa Lakers kapag si DeAngelo nalagay sa second unit. So dati kasi may problema na si DeAngelo. Kapag siya nagbabantay sa kalaban, malaki ang chance na i-score yun. Naging problema ng Lakers last playoffs nang hindi umi-score si DeAngelo at hindi rin siya nakakadepensa. Lalo na yung sinabi niya at pinanindigan pa niyang hindi siya point guard, basketball player. Lahat naman na naglalaro sa NBA at kahit saan liga, basketball player. Pero merong certain role na ginagampanan. Mukhang hindi nadala ang Lakers sa kanya dahil nga ang sinasabing dahilan talaga kaya tinrade noon si DeAngelo papuntang Nets ay hindi talaga dahil kay Lonzo, kundi sa mga controversing nangyari sa kanila ni Nick Young. Immature at inefficient noon si DeAngelo na lumalabas, ganun pa rin siya ngayon sa LA. Pero okay naman siya sa Nets at sa Minnesota dati. Sinabi din niya sa podcast, ginawa naman niya lahat para sa Lakers noong nakarang regular season. Pero yung mga fans, iba pa rin yung sinasabi.